Inyo ang pag-iibon. Ang pag-iibon kasi ano eh. Meron ditong ano. Teka lang. Pag-aalaga nyo ng ibon. Sige. Anong mga tanong ba yun? Ano po ang dahilan at nakahiligan nyo ang pag-iibon? Ang pag-iibon para sa akin kasi nakikita ko yun dito eh, yung tinatawag nilang street race. Nakikita ko yung mga batang nagtatakbuhan na may hawak na kalapate. Tapos yun, naingganyo ako, sabi ko, ganito pala mag-racing. Paano po ba kayo mag-condition ng mga ibon niyo? Condition ng ibon, ano lang ako eh. Yung daily routine ko lang, yung vegetable oil, bawang, tapos yung flyers ko halo doon na may grits na kasama. Tapos electrolytes sa umaga, tapos pagdating ng hapon na normal water lang sila. Bilang baguhan sa pag-aalaga, ano po ang mga may papayo nyo sa mga katulad nyong nagsisimula pa lang din? Mapapayo, sundin nyo lang yung mga ano, yung mga, halimbawa kung nanonood kayo sa mga YouTube channel ng ibang fans sa'yo. Kuha kayo ng mga technique, tapos pag may mga nagtuturo sa inyo kung ano yung mga dapat gawin sa ibon, sundin nyo lang, walang masama. Pero wag lang kayo sa sobra sa mga mga supplements nila. Maganda sa ibon yun, pero pag sumobra, nakakasama rin. Next. Sa maikling panahon mo pa lang, sa pagpapalipad, anong mga experience mo? Parang stress reliever kasi eh. Tapos ang dami kong mga nakasalamuhan tao. May mga good, may mga bad din. Na, halimbawa, bibili ka ng isang ibon, tapos di sinasadya na nakawala. Yung tipong tutubusin mo siya. Willing ka naman tubusin yung ibon pero sasabihin niya, hindi voucher sa akin yun. Ganun. Siyempre, no choice, wala anong magagawa doon. Yung ibig sabihin nun, hindi ka na, wala na siyang balak ibalik yung ibon. Kaya yun yung mga bad experience. Pero may mga good experience naman ako, yung mga nagiging tropa lang din. Actually, may mga naging close ako, may mga pag-gift bird, yun. Napakasaya. Tapos, pag lumilipad yung mga ibong ko, yun. Masaya. Next. Last question. Ano po ang hangoline? Hangoline, actually, yung hangoline, ano ko yan eh, sarili kong gawa, sarili kong linyada. Galing yan sa parehas na ibon na unknown line. Tapos, giinuma kami noon, magkukumpare, ginawa ko. Kasi nagtitrip-trip kami about sa ibon. May kumpare akong biyasa. Biyasa pagdating sa mga ibon. May mga sinasabi siyang ano. Di pa ako nag-iibon noon. May mga sinasabi siyang linyada na di ko mag-gets, di ko alam. Di ko maintindihan kung ano yun. Ngayon, yung hangoline, pag binaliktad mo yan, Gohan. Gohan sa Dragon Ball yun. Tapos, kasi lipad daw nung kanya, tawid dagat. Yung hangoline ko, Gohan line, tawid mundo yun. Pumupunta yun ng planet Namek. Trip-trip lang, pero yung unknown line ko parehas, nagkaroon ng anak. Yun na yung ginawa kong hangoline. Linyada ko lang yun, sa aking linyada lang yun. Kaya, papakita ko sa inyo paano lipad ng hangoline ko mamaya. Ipapakita ko dito sa video na to. Yun na, yun yung pinakaano ko. Kung bakit mayroong hangoline sa akin galing. Tanong ka pa ba? Wala na po. Okay, salamat sa mga tanong. At yan, sana naliwanagan kayo. Happy flying, mga tropa. Mga kalabrothers. Mga kalecloth TV. Sa mga kalapatids. Yan, papakita ko sa inyo ngayon.
kung paano yung mga brinid ko na linyada. Ito solid to. Ito pa lang yung loft ko talaga. Wala pa, wala pa. Actually, ano pa, gagawa pa kami talaga ng pinaka-loft nila. Pansamantala lang muna ito, mga kalapatids. So lang sa inyo, i-share muna yung paglipad nito mga to, kung gaano ka susolid. Maglalabas din ako ng video kung paano mag-condition. Pinag-ano ko lang din naman eh. Pinagsama-sama ko lang din naman yung mga idol natin na mga fanser. Yung mga style nila. Sa akin kinuha ko kasi yung mga needs talaga ng mga ibon natin. Sige. Try natin ah. Try natin mga kalapatid. Kung gaano sila ka-solid. Let's go. Kita na, namumulbos pa talaga. Yo, mga kalapatids, itong dalawa pa lang po talaga yung pinaka-apply ko dito. Nagpapadami pa ako ng mga breed. Ito talaga yung mga favorite ko tayo. Ito talaga solid lumipad yung dalawang to. Ito si Uno. Ito si Dos. Ito si Dos. Ganyan yung lipad na kalapatid. Yan na silang dalawa. Iba ko lang, wait lang. Alas di mo na makita sa sobrang taas. Grabe. Di na maabot ng zoom. Pero ayun eh. Sobrang taas sa mga kalapatid. Di na makita sa langit, wala na, ayun ang taas, sobra. Ayun sila sa pinakataas, taas na taas talaga. So mga kalapatids, itong lipad na mga ilang oras bago sila bumaba. Napaka-solid nung kalapating na yun. Si Uno at si Dos, so... Yun, sa mamaya kalapatids, susubukan ko i-share yung mga kung paano ako mag-condition. Sana may mga matutunan at makuha kayo. At kung ano pa yung mga may tuturo nyo sa akin, pwede nyo i-comment yun mga kalapatids. Para malay nyo, isama ko sa pag-condition ko yung mga makukuha kong aral sa pag-aalaga ng pag-iibuan. Mahuhusay na pag-aalaga lang mga kalapatids at happy flying sa lahat. Wala pa, mamaya pa yung baba. Oras na ba? Alas dos. Mga babae, mga 4 na or 3, ganyan, 3.30 or 4. Alam, malayo yung lipad, mataas na malayo. Okay mga kalapatids, hanggang dito na lang. Kita-kits na lang ulit sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood.